Bugat. Sakit kayak kuntuh, udah buta. Lepa-lepa. Bugat kayak kuntir. Alah, gino. Alah. Alah. Oh, debata. Oh, jadi nak aku kabut ya? Aku orang Icha. Debata. Ibu gak? Kau mau kuput kau nak pisik balik kau mau kuat kau contoh big. Abtik untuk kumliho karunuan na unsa na ko ini. Aki, Gino. Inaku ko kadaog. Katasan ko. Sa isang tahimik na sulok ng Negros Oriental, may pamilyang bilanggo ng kanilang mundo. Mag-isang naninirahan sa kanyang barong-barong si Nanay Sita. Ang kanyang dalawang anak na itatago natin sa mga pangalang Alan at Manuel may matinding sakit sa pag-iisip. Hello, Nanay. Nanay Sita? Oo. Kamusta po kayo? Oo, sige. Ako po si Atom. Naghahanda po kayo ng ano? Ng pagkain? Ano po ang pagkain nila ngayon? Nangka ngautan, gilgilubihan. Kari isda. Giununan, hinatag sa among parinti gabi. Giununan sa kong amiga. Jutay rin ang sobra. Magsato ko. Dagko magkaon. Ang aqua dekot sa lubot. Gilaman. Maluoy ko sa akong mga anak do kabuo. Tsakog ako. Yung pagkain po nila, linalagay niyo sa plastic? Dili pinggan kay dabukon, anak, buakon. Plastic, regyon. Ano mo nagsilig mabuntag? Tama na po yan? Tadagdagan pa natin? Ay, dungagi pa na. Kulang. Kulang. Nambatan ang dagko. Kanito. Kanito, big. Gusto niyo po kayo yung nag-aabot ng pagkain sa kanila, sa mga anak niyo? Mag-agwanta. Gulama ko. Mamaybay ram ko aning bumbong. Mga upot. Paingon dito. Okay, mag-igod rin ko dito. Ginoo. Dali po, Nanay, ha? Dali lang po. Maling sakita akong tuhod. Sakita. Bibigay po natin ito, Nanay.
Dili pa dulag ka. Ay, ito nga po yung tubig na isa. Be, ako'y hatag. Aho na na. Abtik, rabenta kong liho kung yan sa hamay ni mo daot na kung edad 77 karong Enero 5. Dinulago ko pabuyon sa Ginoo. Dinulago ka lima sa kong anak. Hindi na ko katiman sa akong mga anak ko. Simba ko wala na ko. Ako na nga limahan kay. So dito nakatira yung magkapatid na anak ni Nanay Sita. Yung kanilang bahay ay sementado. Pero kitang-kita niya na meron talagang rehas dito sa harap. Dito na sila natutulog, dito sila kumakain, at doon sa sulok, doon sila dumudumi. Alam niyo, hindi siya magandang tignan. Kumbaga, mukha talaga siyang kulungan, pero given the circumstances, ito na talaga yung kanilang naisip na paraan para alagaan yung magkapatid. Kumusta? Ako si Atom. Nakakain ka na? Kumusta ka? Kumusta ka na? Gaano katagal ka nang nandito? 6,000. Nakakain ka na? Hmm. Ikaw? Busog ka na? Ako hindi pa. Anong pangalan ng mama mo? Rosita ba naging Rita? Siya nag-aalaga sa inyo? Oo. Doon ay lain. Nagambo na ako sa kuwan. Anong pagod? Regal for this. Nom nebusel se dorom gevarmato. Labing isang taon nang nakakulong sa bakuran ni Nanay Sita ang magkapatid. Isa na siguro sa pinakamahirap na karamdaman na magkaroon ng sakit sa pag-iisip, lalo na sa ganitong kalagayan. Kung hindi mo naintindihan yung kanilang sakit, madaling matakot. At kung ikaw ay hindi magmamalasakit, ay talagang pipiliin mo na lang na tumingin sa iba at hindi na lamang sila pansinin. Paano po silang humantong sa ganitong kalagayan na kailangan po silang ikulong? Kay manguha naman, manaka na magbalay, manguhag manok, manguhag hinalay. Mauna siya gikulong gilain. Mahirap po ba sila alagaan, Nay? Lisod kayo, kay manapat ako, gipiangan ko sa kitgini ko abaga. Tisakmal, bini ako abaga mo na. Munang di nagkukumpiyansa niya. Ako rin itsa ng pagkaon, di na kumutang siya ang kamot. Munang palit ni ko sa akong bugas, maabot akong pensyon, 2008, bugas akong giilog, bali randali ang nahurot. Matagal nang patay ang asawa ni Nanay Sita. May isa pa siyang anak na pumapagitna kina Alan at Manuel. Thank you.
pero naging malupit din ang tadhana sa kanya. Ang ikaduha, maotong bayeng namatay. Nakuha na likwim niya, sige, dugangag dugo. Ang pulang dugo, kanon ras puti. Na, may namatyan niya, maugyod. Yan, maray, kapatag na mo. Muna, bukimi, silbaro na akong duha. Oh, manay akong anak, tulo ka bo. Nawa ako'y swerte. Kagool kayo. Nakakausap niyo pa po ba yung mga anak ninyo? Di kasabot, dili. Dili na? Dili. Kailan po ang huling pagkakataon na nasabi nila sa inyong mahal nila kayo? Wala. Wala maingon. Ingno nuang ka, ano sa makamamatay? Tunlo nuang ko. Palanggaon gyapon ako sila, bisag kontrahon ko nilang laigbot. Di ra ko kay ako gunang anak. Maluoy guko. Minsan, kinakantahan ni Nanay Sita ang kanyang mga anak tuwing gabi. Nagbabaka sakali na sa kabila ng magulo nilang isipan, naaabot pa rin sila ng kanyang tinig. Kinabukasan, may maagang bisita si Nanay Sita. Si Tatay Marcelo o Erning, isang tricycle driver. Kasama niya ang kanyang asawang si Miriam. Kaano-ano niyo po si Nanay Sita? Wala lang po, kapitbahay lang po. Kaya sinabihan ko yung asawa ko, tulungan-tulungan mo lang natin, parang awa lang ba sa kanya. Kasi matanda na kasi. Gusto ba niya na siya talaga yung lumalapit sa mga anak niya? Oo, gustong-gusto niya kasi sabi niya, habang buhay daw siya, gusto niya mag-alaga talaga sa anak niya. Sabi niya sa amin. Kahit na masakit na ang tuhod niya, pinipilit pa rin niya minsan. Basta makailan daw niyang mulapit. Kaya sa, nung makagano-gano pa siya kunti, kaya sinabihan ko siya, lalagyan lang natin ng alat para may anuhan ka. May kakapitan. Kakapitan ka. Mm-hmm. Ang ginawa namin, saingan namin siya doon, babalutin niya ng sopot. Bukod sa pagsaing para sa kanila, marami ka pang ibang ginagawa para kay Lola. Oh, kasi magliligo pa ako yung dalawa. Tapos araw-araw mo rin lililinisan yung selda yan. Oh, sa umaga, muling araw, tapos sa gabi. Dalawang beses? Oh, dalawang beses. Ito yung pagising ko, hindi ko maunahin yung sa amin, unahin ko doon. Kasi magsigaw ng sigaw yung dalawa pag hindi ng pagkain. Tao na sa una. Sabi niya, mahiya daw siya sa amin dahil hindi namin siya kamag-anak. Wala daw siyang ika-abot na pira. Yan ang sinabihan ko siya na, itong tulong namin sa'yo, wala kaming inano nga may kapalit. Isipin mo na lang na pamilya tayo.
Kahit mahirap kami mag-tricycle ako, kung may kunti akong apat na mabiling bigas, yun, bibigyan din kita, sabi ko. Kahit kunti-kunti lang, importante makakain yung dalawa. Naku, gipagpasalamat. Salamat po sa Ginoo. Niarigot sila. Kay gitabangan ko ko. Wa pa'y taong mutabang. Ako rin tayo mag-mukmuo. Bakit mo tinutulungan, Tay, si Lola? Kasi kawang-kawawa kasi wala namang kamag-anak na pumunta lumapit sa kanya. Lahat tayo dadaan sa matanda. Baka pag ano, kung matanda tayo, yung pinakita natin sa iba, baka magawa din nila tulad sa atin. Nung nakilala ko naman si Tatay Marcelo, parang nabigyan ako ng pag-asa, nakakataba ng puso yung ginagawa niya para sa pamilya. Sa panahon kasi ngayon, hindi na natin siya nakikita ng madalas eh. Lalo na kung idadagdag mo yung kalagayan din nila sa buhay na hindi din naman sila nakakaangat. Iba, nakakamangha talaga siya para sa akin. Pasas! Ilan saan di ka ron? Sagulan di ka ron, suka! Gusto kong makilala ang magkapatid na Alan at Manuel bago sila naging bihag ng kanilang pag-iisip. Pero iilang mga lumang litrato at ID na lang ang naitago ni Nanay Sita. Kine, isa ko na eh. Kanang maayon yung pagkakuha. Siya na? O kana siya na. Kari ako. Akong apo. Anak na sa akong anak bahay. Kinder pa yung tao na namatay ang mama. Matangkad po. Taas tao. Taas. Tsaka pogi. Guwapo. Guwapo. Dog asawa. Gulang po. Ang pino. Bago sila magkasakit, nagtrabaho bilang construction worker si Manuel. Bongot. Dating kasakasama ni Marcelo si Manuel sa pagtatrabaho. Pag may ginawa ko na bahay, ganun. Kasama ko siya. Yun ang pag natagalan, parang hating kuha na siya na murag na tunahila na ano siya ng lagnat. Yun dyan nag-umpisa na hindi siya makakain, hindi na makatulog. Tapos lakad siyang lakad. Ano, nananakit na siya. Isa namang engineering student si Alan. Nagsimula raw mag-iba ang kilos nito nang hindi nakapagtapos ng pag-aaral dahil kapos sa pera. Pag ano yung bisa nung hindi siya nakagraduate, hindi na bayaran yung ano niya, yun niya sa eskwelahan. Yun, hindi siya kumakain noon. Tapos, lagi na nakahiga. Tapos umiyak. So, na-depress siya doon sa... Oo, doon siya na-depress na wala siya kang kain. Kaya yung pangarap daw niya, hindi na ano, aabot. Kinaraan mo na, Saan ito? Sa ako rin yung igagaw akong gihulaman. May isa pang pinakatatagong litrato si Nanay Sita. Ang wedding picture nila ng kanyang namayapang asawa. 47, edad anak kumbana. 47? Kayo? Ako ah, 27. Magulang na ako sa 20 katuig. Dayong kuan ka ng pari ni sa Himalalo. Ako ka ng dito may kasal sa Himalalo. Naluwi, pula man ko niya kay. Sige, magpamisita. Butan mo po. Mainog to ba? Pero dili, daghan. Ang talas niyong inyong memorya, pati yung mga petsa na alala ninyo? Kuan man iyang edad. Nataw sa Hunyo 8, 1928. Patingin nga po. Pag itatabi ko po sa inyo. Patingin. Kumpara. Gulang na ko. Guaan na. Wanay ayaw gulang na. Ganda-ganda. Mabuti po na itabi nyo pa itong litrato.
Ako nang titigan, parang nanihandumanan. Ako manggi sulod nagkuang plastic. Oh sige. Oh sige. Oh sige. Tibet. Carbon. Hindi madaling alagaan yung mga may mental illness. Loto, God! Ilan saan tigaw ron? Kiro-kiro! Kaya magtatanong ka rin, ano ba ang pwedeng gawin ng mga kababayan natin na may ganitong nararanasan? Saan sila pwedeng lumapit? At sinong pwedeng tumulong sa kanila? Di kalayuan sa bahay ni Nanay Sita, matatagpuan ang Talay Mental Rehabilitation Center. Isang pasilidad para sa mga may sakit sa pag-iisip. Yung mga patients niyo po dito, hindi lang from Dumaguete? Hindi lang from Dumaguete. Mm-hmm. Meron from nearby LGUs. Mm-hmm. Meron din from Siquijor or from Mindanao. Wow. Or sometimes from Cebu, kasi malayo ang ano mental health facility sa city. So, pupunta sila dito for check-up. Hindi ganun karami yung mga facility tulad nito sa buong bansa, eh, no? Ano po yung mga cases kung saan irinirecommend yun na mag-stay dito? Pwede sila admit if violent yung patient or nagmamanifest ng ibang behavior like delusion, hallucination. Mm. So dapat silang i-admit for rehabilitation and monitoring. Minsan na palang na-admit dito sina Alan at Manuel. Pero matagal na silang hindi bumabalik. Ito na po yung record ng dalawang magkapatid, ma'am. Anong nangyari? Sa records ng ospital ng Talay, unang na-admit si Alan para sa kanyang sakit sa pag-iisip. At makalipas ang 6 na taon, sumunod namang na-admit si Manuel. Pabalik-balik sila for OPD consultation. So meron talaga silang treatment for injection and oral meds. Schizophrenia, ang sakit ng magkapatid. Isang seryosong karamdaman sa pag-iisip na nakakaapekto sa persepsyon ng realidad. Meron silang mga violent tendencies, talking alone, like hallucination, tapos nandiyan yung hindi sila makatulog, tapos disoriented. So meron silang naririnig or nakikita. Ay mong bongo, topong kayo! Mahigit 5 taon na ang huling dalaw ng magkapatid. Ang schizophrenia, hindi yan nagagaling within a month or a year. Kumbaga lifetime yan. So dapat magsusupply ka ng medication, oral or injection. Bakit hindi na lang sila rito alagaan? Di ko kumukuha na unta dito, mabalik. May hindi pala magandang karanasan si Nanay Sita mula sa isang dating empleyado ng center noon. Kapauli ni dire dugen may kaayos talaga pila rego to kagingan mamikunia nga. Saman arira mo dire mamuyo, hantun tuwi kamatay ninyo ani nama mo puyo. Nahigawad gukun pa nihilak kuko dito ding ni pauli dayo mi dire. Ngayo migtabang nga sakay migsakyan ang pahatod mi dire. Gilambing na akong buang. Pwede ba silang alagaan dito? Kung sakaling ibabalik sila? This facility, sir, is open to all provided that we have bantays or significant other na magbabantay sa kanila. Kung yung kanilang next of kin o yung kanilang significant other ay may sakit din, hindi kayang magbantay ng 24 hours, mahihirapan na magstay dito yung pasyente. Pwede naman silang mag-top sa LGU nila na pwedeng mag-help sa pagbantay sa patient. Kasi yung number one talagang importante is yung pantay. Nay, may hapon, Nay! Kumusta, Nay?
Duhod. Kasi bigyan kayo mong duhod. Sige, ato na ang patakaan tambal, ha? Matapos mabigyang pansin ang kanyang kwento, binisita si Nanay Sita ng mga health officer ng bayan ng Sibulan at probinsya ng Negros Oriental. Ma'am, in this case, ito pong magkapatid ay umabot na hanggang doon sa ating psychiatric center. Yes. Mm. Unfortunately, hindi pa rin talaga sila nabigyan ng regular na tulong. Saan po kaya nagkaroon ng problema? Ang problema doon kasi na-hurt yung nanay sa isa lang na worker. So nung na-hurt siya, hindi na siya bumalik. So out of pocket na lang siya lahat. Hindi naman niya kaya. Ano po sa ngayon ang magiging plano para po sa pangangalaga dito sa magkapatid? Okay. At pati na rin kay nanay. Ang plan namin is, we will be here to give the maintenance dose. Lahat libre ibigay namin. Mahirap talaga ang mag-alaga ng ganitong sakit kasi pabalik-balik. Pero I assure you talaga, no, na kung may maintenance yan, they can live a normal life. Pwede pa po bang mag-improve yung kanilang kalagayan? Yes, mag-improve. Sabi nga ng caretaker, yung pagbigay ko ng gamot, may improvement na siyang nakita. Lipay ko kung ni Aris Doktor, nga kadang tagagihulngan. Kay malipay kung makabalo na sila, makahuna-una na ako, nga mali, maulian sila. O sige, ana, nag-indiksyon, makasabot na na. Katawag na nagmama. Sabi namin na, sana, lagi pang malakas yung katawan natin para makatulong habang buhay pa siya ng nanay. Kaya ang sinabi ni nanay, baka daw mawawala siya, paano daw yung dalawa? Yung sinabi ko sa kanya na habang kaya pa namin, alagaan pa rin namin. Katulad lang din, nandyan ka pa. Hindi pa rin namin pababayaan habang buhay pa yung dalawa. Ay, nagkisangit na po. Ayun. Sige, ana na lang. Gigo. Sige. Saksak. Huwag mong kulis da, kay purabuyag na ako'y grasya ang gamay. Magtagaan naman kung maing lawas, ginoo, makasirbir, gihapon ko sa akong anak. Apo ko kabalog ano sa ako kuwaas Ginoo. Munang ako mag-ampo rago ko. Ilang ko manini. Happy birthday na. Kahapon, Enero 5, ang 77 kaarawan ni Nanay Sita. Ito raw ang unang beses na nakatanggap siya ng birthday cake. Ginoo, ayaw ko pasagdi, tabangi ko sa akong kalisod. Huwag akong mga anak ko, kanang imuinta ang pagkaayuhon. Kaya ito, balibin ako sa sakripisyuhan ng anak. Bisa na ako, ilakong ko ano, kanang ilakong dapatan, pailog, ragyo ko. Maura na, Lord, akong pangayo. Kaya taaso na ako, sakit akong lughan. Magandang gabi. Ako si Atom Araulio. At ito ang Eyewitness. Maraming salamat sa panonood ng Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Public Affairs.